ito yung ginagamit ko na lubricant para sa paglinis ng unit para iwas kalawang. Ready natin yung unit para baka bukas pwede natin magamit. So ganito lang siya kanina. Ito yung matador. Try natin mag-hunt bukas ng baboy kung suswertehin tayo. So, para di kalawangin, gamitan natin ang dry flow. Yan. Dump lang natin ng konti sa cloth para malinis siya tingnan. So yan siya. Bigat lang yan. 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 So yan ang pagkakit pwede. Kumikinis siya. Yung stock, yung wood, pwede na din sabay. Para isahan na lang. Pati sa scope, sabay natin. Nahihirap na minsan yung unit natin na uulanan o nababasa. So, dapat para ma-preserve natin siya, hindi kalawangin. Pagkagamit natin, linisin natin. Sayang naman kasi yung unit pag kinalawang. Medyo pinaghirapan din natin makabuo ng ganitong unit. So, alagaan natin ng maayos. Siya mga idol. Mas maganda tingnan. Madulas. Sabagay, pang sablay-sablay lang naman to eh. Hindi naman accurate. Siya nga pala, ito yung 25 caliber. Nasa almost 24 inches ang barrel. Bukas, kung swerte tayo, sabak natin sa baboy. Gamitan natin ang hybrid slug. 26 grain lang. Papaluin lang natin ang mga 925 FPS. Kasi kung pellet, 850 FPS lang yung setup ko dito. Pero so far, okay naman yung 850. Pang ibon, pang manok, bayawak, okay na yun. Pero sa baboy, kailangan natin ng medyo maganda yung penetration. Although yung slug bumubuka pag tumama. Pero subukan pa rin natin. Sana makachamba tayo. Naman naman yung mga sablay-sablay na tira eh. Mga tirang popcorn lang. So, ito na. Natapos ko na yung paglilinis. So, far makinis naman. Wala naman siyang kalawang. Hindi siya nagkakalawang. So, yun. And then yan, sticker ko. Someday palitan natin ang popcorn to. Pang sablay-sablay lang naman eh.
ay kabigatan nga lang. Pero saktong-sakto lang siya. Pang-hunt-hunt lang naman eh. Yan. So sige, bukas try natin. Baka makachamba tayo. Makapasablay-sablay tayo ng baboy. Kung anong lumabas to, yun ang titirahin natin. So yun, sige. Bukas update ko kayo.